Midnight snack na tayo. Ayun. Paborito ng maraming Pinoy ito. At maging Chinese. Mm-hmm. Ito yung iahain natin ngayon sa ating midnight snack. Ano? Ano itong putain ito na masarap kainin, no? Kahit pinausukan o kaya pinrito. Atigan. Hindi nawawala yung sarap niya. Nga, ito pala ang dating binabao ng mga mangangaso at magsasaka. Dahil kahit maliit ang serving, eh mabigat daw ito sa tiyan. Mm-hmm. Titikman na yan para sa atin ni Mikael Diaz. Siya na naman. Dongbei o Northeast China. Dito nanggaling ang family ni Li Jun at lumipat sila dito sa Chinatown para i-share sa ating mga Pinoy ang kanilang authentic family recipe. This is Midnight Snack. Tara! Original recipe daw ito mula sa Northeastern China. Gawa sa giniling na baboy at kuchay o Chinese chives at ibinabalot ito sa manipis na wrapper. 因为我开店的时候，这里边没有水饺。Many Filipino Chinese love eating these dumplings. And di niya naisip noon time na yun na Filipinos will also love it. So since nag-start siya, na-realize niya na ang daming ding bumabalik na Filipinos, not just Chinese. So they appreciate the dumplings that she's making. 做我们东北的水饺。 Dito sa Dongbei sa Binondo, sa harapan mo mismo ginagawa ang dumplings. Okay, so may technique pala to. Hala. Kasi pag dumidikit, ganito na lang. Okay. Tapos pag dumidikit siya dito, sa sandata ko, kailangan ko ilagay dito sa flour. Pero ano to? Flour at water lang to, no? Ang cute! Ang cute! Mukha siyang fishball. Gusto mo lang kainin naman. Dahil sa klima, nasanay kumain ng karne at maaalat na pagkain ng mga sinaunang Chino panlaban sa lamig ng panahon sa China. Pero ang Dongbei dumplings daw ang pamalit nila sa heavy meal o yung mabigat sa tiyan. Ito ang kadalasang baon ng mga mangaso at magsasaka. Napakaswerte naman ang kuha ng dumpling ko. Lahat palaman. Lahat karne. 其实它是很简单的，只有猪肉。 It's simple lang daw, but it's made with pork and ano. Mas wala siyang masyadong inaad na ano. Basta it's very family recipe lang siya. Maraming paraan kung paano lutuin ang Dongbei dumplings. Pwedeng steamed o boiled. Deep fried. O kaya naman, pan fried. Kailangan may rice. At dito sa Midnight Snack, naging habit na yata natin na maglagay ng rice sa lahat ng ating mga kinakain. Ito muna. Woohoo! Kaya lang. Kine-check ko lang kung mainit. Oh yeah. Sarap! Init ng rice. Pero sarap. Roy, thank you. Okay, pan-fried dumpling. Kuya Arnold. Oh my God. Mas masarap pa ang pan-fried dumpling sa normal dumpling nila. Ito ang kanilang deep-fried dumpling. Sumasapaw yung pagka... yung balat niya, yung deep fried na balat niya. Dun sa lasa mismo ng dumpling. Tapos yung sa loob, yung sinabi ko napakasarap na laman dito sa steamed and pan fried, nawala, parang bola-bola na lang siya. Siguro naluto pa rin yata ng konti. Sarap! Pero ito, pagkain mo ng pan fried dumplings, ang sarap bumalik sa steamed dumplings. Pag kumain ka ng steamed dumplings, ang sarap bumalik sa pan fried dumplings. So, I have to strongly suggest na subukan niyo rin ito. Ako po si Mikael Daez, ang kasama niyo laging natatakam. At ako, busog na busog, syempre, dito sa Midnight Snack.